Ipinagpapaliwanag ng Bureau of Customs ang may-ari ng isang bodega sa Maynila kung saan nadiskubre ang hindi bababa sa 100 sako ng asukal. Bahagi ito ng patuloy na pag-iikot at pag-inspeksyon ng BOC at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga bodega at iba pang imbakan ng asukal. Nagbabalik, Katrina Domingo. Pansamantalang ipinasara ng Bureau of Customs ang isang bodega sa Tondo, Manila kagabi matapos makitang nakaimbak ang nasa 150 sako ng asukal na nagmula pa sa Thailand. Kasama po sa lowa po namin na oras na may makita po kami ng mga imported products, inventory yung kagad namin kung anong po mga nasa laman, kung anong laman ng warehouse, then automatic close na isa-sell yung ano namin. Ngunit paliwanag ng may-ari ng bodega na si Jacinto Ang, inimbak nila ang asukal dahil sangkap ito sa kanilang paggawa ng panindang 3-in-1 na kape at hindi para manipulahin ang presyo sa merkado. Ayon kay Ang, binigyan sila ng BOC ng 15 araw para magpakita ng mga permit sa pag-imbak ng asukal. Ayon pa kay Ang, apektado ng pagsasara ng bodega ang humigit kumulang na 60 trabahador nila. Anya, susubukan nilang mabigyan ng tulong ang mga trabahador upang may maipanggastos muna sa pamilya. Magpautang muna tayo sa kanilang konti para may panggastos. Sana by Monday makabalik na. Naging masinsin ang pag-iinspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang SRA at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga nakaimbak na asukal sa iba-ibang warehouse sa bansa. Matapos sabihin ng Malacanang na maaaring artificial o minamanipula ng ilang grupo ang kakulangan sa supply ng asukal sa bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News.